At welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na patuloy niyo pong makita ay pwede niyo po akong puntahan sa ating YouTube, sa ating pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo po yung doon po kayo maghanap na doon sa Patnubay sa Kalusugan page kung kayo po may mga concern, meron kayong mga gustong malaman at gusto nyo pong malaman yung ating mga products, ay pwede po kayo doon sumabay, mag-message sa akin. At sa ano po, sa ating pong gusto nyo pong marinig lahat yung mga previous lecture ko, pwede nyo po akong puntahan sa aking YouTube channel. Hanapin yung pangalan kong Rose Alfonso, i-click nyo, then mag-subscribe po kayo. At ako po si Ma'am Rose, isang health educator. Nagtapos ng bachelor's degree in education. Nagpatuloy po ako mag-aral ng public health. Nagtapos ako ng natural medicine, supplementary medicine sa Jensen International Institute of Natural Health dito po sa Escondido, San Diego, California. Nag-attain ako ng seminar tungkol sa public health at natural medicine sa Waymar Institute, Sacramento, California. And School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang information na binibigay ko sa inyo para mabuksan ang kaalaman natin kung paano natin alagaan ang ating sarili. At hindi ko po layong hinipalitan ang serbisyo ng doktor. Ang advice ko, anuman sakit meron kayo, magpa-check up kayo sa doktor, iwasan po natin ang self-medication. Kaya ang aking pong advocacy, education. More education, less medication. Kaya pinapayo ko sa inyo na magbasa kayo ng aking nire-recommend ang aklat. Ito pong ating Health and Home Magazine. Ito po yung National Journal for Better Living. Ito yung flagship magazine ng Philippine Publishing House. Meron itong monthly issue. Meron mga valuable tips tungkol sa healthier, better health, happier home, and more. At yung mga makahulugang buhay. Kung paano magpalaki ng anak, yung mga youth affairs, saka yung mga family concern, marriage enrichment tips, saka Christian philosophies, no? At merong mga health information dito para magkaroon kayo ng mabuting kalusugan. Diba sabi ko, more education, less medication, prevention is better than cure. Kaya sana po magkaroon kayo ng kopya itong ating Health and Home mula sa 2015, 16, 17, at 18. Meron po tayong issue na pwede itong kayong magkaroon, idagdag nyo sa inyong library dahil po ito'y guide sa mabuting kalusugan. And ho, 1,275 po ang isang book bound ito. Maganda makabili kayo. Ito naman po ang ating Health and Home, itong ating Healing Wonders of Water, 775 ito. Ito'y patnubay sa mabisang water therapy. Ito ay matagumpay na sinulat ni Ma'am Ma'am Ladjon, physical therapy at board examination sa Pilipinas at sa California. Siya isang professional nursing and physical therapy at nag-ibang dagat siya para marami siyang matutuhan tungkol sa healing wonders of water. Maganda, magkaroon kayo ng kopya nito. Ito po ay 775 pesos only. Po ang ating talakayan ngayon, tulad po nasabi ko, bakit sumasakit ang tuhod natin? Alam mo, ang sakit ng tuhod, kadalasan nag-umpisa ito sa edad na 40. Pangunahing dahilan ng sakit ng tuhod, yung arthritis, no? Pamamaga ng tuhod. Minsan, dahil sa sobrang timbang, madaling sumakit ang ating tuhod. Kaya pag kayo ay sumisimba, huwag sanang lumuhod sa sahig. Kailangan, kapag ka nasa simbahan ka, gamitin mo yung malambot na kutsyon para sa tuhod mo. Kasi madadamage yung tuhod mo kapag lumuluhod ka sa matigas na sahig. Kung sobra ka sa timbang, dapat ka magpapayat dahil minsan sa sobrang bigat na tiyan at nahihirapan yung ating tuhod. Sa paglalakad po, mas maganda huwag tayong gagamit ng high heels. No? Nagkakaroon ng pressure sa tuhod pag naglalakad ka mataas ang tahong. Mas maganda pag naglalakad, gumamit ng rubber shoes, isang malambot na sapatos. At nakakatulong para hindi matagtag yung tuhod natin. Tsaya isa pa, para hindi mahirapan yung tuhod, palakasin mo yung muscle sa hita. Yung pong stationary bike or kaya bending exercise, bahagya lang.
Huwag mo masyadong ibalok to tantuhod. Ang magandang exercise sa tuhod habang nakahiga ka. Bago ka tumayo sa pagkakahiga mo, bago ka matulog, maglagay ka ng unan sa dito sa may dulo ng ano, doon sa may puwitan mo para nakatikwas. Tapos itaas mo yung mga paa mo, dalawa. Yung isa, suportahan yung isang paa. Itulak mo yung paa mo, patas. Diretso-diretso yung tuhod mo. I-press mo ganon. Tapos baba, itaas, baba, itaas, baba. Tapos hihilain mo yung tuhod mo papunta sa'yo. Malaking tulong ito na para ma-stretch yung mga muscle sa palibot ng ligaments ng ating tuhod. Okay? Alam mo, ang sakit ng tuhod, maaaring sanhi ito ng injury. Ilang pinsala sa tuhod ay nagiging sanhi. Yung bursa, ito yung maliit na sintas na likido na nag-aalis sa labas ng yung kasukasuan ng mga tuhod upang ang tendon at litid ay gumagalaw na maayos. Para siyang puting itlog. Ito po yung synovial fluid na tinatawag para maiwasan yung friction sa pagitan ng mga buto natin. Sa paggalaw ng ating mga buto, nagbe-bend, naglalakad ka, habang naglalakad ka, para malubricate yung mga tuhod, para maiwasan ng friction, yung synovial fluid. So ngayon, kapag na-aksidente ka, minsan napupunit yung bursa, ito po na nawawala, kaya nagda-dry yun, sumasakit po yun. Ang isa't dahilan, yung cartilage. Kasi po itong cartilage, ito yung parang shock absorber. Yung sa pagitan ng, kasi yung buto natin, tulad yan, di ba buto yan, nagtatagpo yan. Yun sa dulo ng mga buto, para hindi magkaskasan, meron dong cartilage. Ito yung shock absorber. No? Sa nagkakaedad, yung parang lining, yung shock absorber niya, umiimpis, nasisira, kaya yung nakaya kapag ginagalaw mo, ay sobrang sakit dahil nagagasgas, namumula at sumasakit ito. Dahil sa trabaho mo, majority ng katrabaho mo, syempre mabigat ang katawan mo, ang nagdadala yung ating tuhod. Kaya minsan naman po, ang sakit ng tuhod, ito'y isang sanhi ng sakit ng ating immune system. Yung mismong katawan natin, umaatake sa lining kasukasuan. Hindi pa matukoy bakit anong dahilan nito. Ano po ba yung implant? Diba pag sinabi mong arthritis, namamaga yung tuhod mo, diba? Ah, ito po kasing pamamaga, kaya namamaga yung joints mo. Diba pagka nilalagdat ka, sinisipong ka, may trangkaso ka, diba ang sakasakit ng buong katawan natin, ang sakasakit ng mga joints natin. Kasi nga po, kaya pagka ito po, depends may kasinisim natin. Yung kasing inflammation, yung pagka yung ating white blood cells, mga immune protein, tumutulong sila para yung infection ay labanan nila. Mga foreign substances tulad ng bacteria at virus, ito'y pipigilan nilang lumusob sa ating katawan. Kaya itong ating body's immune system, itong white blood cells natin, maglalabasan. Kaya pagka naglalabasan yung ating immune system, yung white blood cells natin, para labanan yung sakit, nagkakaroon po ng inflammation yung ating katawan. Kaya nga po, yung ating, itong ating body's defense nangyayari, nakaka-trigger ito ng inflammation, nakaka-trigger ng pamamaga. Kaya nagkakaroon po ng autoimmune disease, yung ngayon, rheumatoid arthritis, nadadamage yung ating mga joints in response dun sa panlaban sa infection. Kaya nga po, tulad ng sabi ko, para maayos ang paggalaw ng mga joints natin, meron suporta na pumapalibot dito, tulad po ng synovial membrane, bursa, cartilage, synovial ligaments, and tendon. Pag nawala na sa position yung ating tuhod, yung mga suporta nito, na top balance, masakit ang tuhod pag ito'y nilalakad mo. Anong pag-iwas dito? Tulad ng sabi ko kanina, magbaba ng timbang kasi yung sobrang katabaan, laki ng puson, laki ng tiyan, napupuwersa yung ating tuhod at balakang, no? Kasi yung ating cartilage na shock absorber na nga ba ito, naninipis at nasisira kapag ka sobra tayong laki at sa bigat natin. Kaya iwasan mo yung injury sa ating tuhod, dahan-dahan ka, dapat meron kang enough na vitamin C, magbilad ka sa araw, meron kang vitamin D kasi yung pinaka-mineral ng ating buto, calcium.
pagka yung buto natin kulang sa calcium, mahina at marupok, madaling ma-damage. Kaya ngayon, para yung calcium ay makapasok sa ating mga buto, kailangan ng vitamin D. Ang natural na vitamin D, yung init ng araw. Kaya pati yung vitamin C din, maganda rin, at saka omega-3 fatty acid. Kaya para maiwasan natin ang paglala ng sakit nyo sa tuhod. Iwasan nyo magbuhat ng mabibigat na bagay. Yung mabigat na bag, mabigat na anything. Pag namamalengke ka, nagbubuhat ka ng mabigat, iwasan mo yung pagbubuhat ng mabigat. Iwasan mo din yung akyat baba sa hagdanan palagi. Kasi kapag na-stress yung ating tuhod, pagkaakyat pa na ka, syempre yung bigat ng katawan mo dala-dala. Tsaka iwasan mo yung pagtayo at paglalakad ng matagal. Pagka upo ka sandali, tayo ka, i-relax mo yung tuhod mo. Pag nakaupo ka, nare-relax mo yung tuhod mo, no? At tsaka po para sa mga babae, huwag kayo magsuot ng high heels. Nagdadagdag ng pressure yan sa tuhod nyo. Eto pa, kapag ka namamaga ang tuhod nyo at masakit, mag-apply kayo ng ice pack. Maring ano yung yelo, na dinurog na yelo, ilagay mo sa plastic, tapos ilagay mo dun sa masakit na tuhod at namamaga. Ang tawag natin dito ay cold therapy. Ito po yung tinuturo sa atin, itong Healing Wonders of Water. Kasi pag naglagay ka ng yelo, basta ilagay mo lang sa plastic para hindi tumutulo, no? Ito pong cold ay pinamamanhid niya yung pain. Nare-reduce din yung inflammation and swelling. Kaya maganda po sa pamamaga at namumula at masakit na tuhod, maglagay ka ng cold therapy ice. Kasi po yung yelo, magtyaga ka, no? Kapag masakit siya, kahit na hanggang 24 oras, tuloy-tuloy, maglagay ka ng ice pack para habang natutulog ka, maglagay ka ng ice dyan sa may tuhod mo. Yung iba naman po, nag-alternate sila ng hot and cold. Yung mainit, malamig. Kasi po, yung init kasi, nagre-relieve ito ng muscle and joint stiffness. Yung init, naalis yung paninigas at paninigas ng mga joints. Tapos, inaalis din po yung muscle spasm. Yung cold naman, naalis yung inflammation, swelling, and pain. Tandaan nyo po, yung init, nagre-relieve ng muscle and joint stiffness. At saka yung warm, nawawala yung muscle spasm. Yung cold, nakakalis ng inflammation, swelling, and pain related dun sa arthritis mo, sa mga acute injury. Kaya po maganda kung saan kayo nare-relieve. Kung nare-relieve kayo sa cold, cold na lang. Pero maganda, hot and cold mo. Hindi pwedeng puro init lang ang ilalagay mo. Pag puro init lang ang inalagay mo, ano yung ginagawa lang ng init? Nag-aalis ng, para ma-relax lang yung muscle spasm. Pero yung init, hindi niya tinatanggal yung pamumula at saka yung inflammation tsaka swelling, no? Kaya yung ice ay ito para sa mga fresh injury, yung init para sa mga aching muscle. Kaya kung kayo po ay kaya alternating cold and hot, ang tawag natin dito ay contrasting therapy. So tingnan nyo kung saan kayo nare-relieve. Pero ang pinapayo po ng doktor, pagka meron pong pamamaga, pamumula, tuloy-tuloy na cold. Pero kapag nawala na yung pamumula, may kasamang sakit, i-alternate mo ng hot and cold. 3 minutes hot, 1 minute cold, alternate. Pero kung talagang sobrang pamamaga, namamaga yung tuhod, kailangan po nito ay continuous na malamig, no? Tsaka mag-inom tayo ng tubig. Yung adequate na water, maganda po yung Kangen water. Yung pong alkaline water. Kasi kaya ka nag-arthritis or namamagang tuhod, naging acidic na yung dugo mo. Kaya yung tubig na iniinom mo, nalulubricate yung ating tuhod, naiwasan mo yung attack ng pamamaga ng tuhod. Inom ka ng tubig, maaring 1 hour before meal, and then 3 hours, maaring between meals, inom ka rin ng tubig. Pagising mo sa umaga, inom ka rin ng tubig, 3 baso mainit na tubig. Maganda yung unang tubig na inumin mo, hot water, pigaan mo ng 3 kalamansi. Yan, maganda yan sa mga sakit na mga tuhod, no? Kaya po yung
kakulangan ng tubig tsaka pain, eh magkadugtong po yan. Yung kawalan ng tubig sa mga joints, yung mga toxin, uric acid, na precipitate doon. Parang karayom na tumutusok sa'yo, napapunta sa kirot at saka inflammation. Kaya kailangan para magkaroon ka ng healthy body, hindi ka magkaroon ng pamamaga ng kasukasuan mo, drink plenty of water. Oil. Kaya ito po sa mga kirot ng tuhod, nangangawit, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pahid mo rin sa sentido mo. Pag pinahid mo itong Besa Herbal Oil, hindi ka magkakadengue at malaria kasi hindi ka datapuan ng lamok. Kaya giginhaw ang katawan mo bago matulog kung magpapahid mo ang katawan mo ng Best Herbal Oil. Kaya kung gusto niyo pong magpa-deliver through LBC, eh mag-message na lang po kayo sa ating Facebook, no? Pwede rin po kayong tumawag sa telephone number 887-3168. 887-3168. Every Thursday po sa Lagman Building 2 to 4, pwede kang pumunta doon magsadya at para makita rin ako, makatingin kayo ng seminar para matulungan kayo sa inyong mga problem. Alam mo yung luyang dilaw, yung o kaya yung turmeric, ang kanyang active ingredients yung curcumin. Ito ay meron siyang panlaban, meron siyang anti-inflammatory property. Ito po ay magpakulukan ng tubig. Isang litro ng tubig. Lagyan mo siya ng isang kutsara ng turmeric powder. No, isang litro ng tubig. Lagyan mo isang kutsara ng turmeric powder. Minum ka nito ng takuluin mo siya. Hayaan mo siyang kumulo ng 10 minutes. Tapos, palamigin mo. Minum ka ng 1-2 beses kada araw. Magandang tulong po. Yan yung pandan din. Ang gawin mo, yung pandan, pwede mong hiwa-hiwain. Pagkatapos, painitin mo siya, lagyan mo ng konting oil, tapos yun, pwede mong i-massage sa yung kasukasuan. Pwedeng itapal din yung pandan na yun dun sa tuhod mong masakit. Yan. Alam mo yung, sabi nga natin, yung luya, gawin mong salabat, ito yung magandang pampabawas ng pamamaga at pananakit ng kalamnan. Malaking tulong na magagawa ito sa inyo, no? Kaya ito rin pong mga kugon, pakuluin mo yung dahon ng kugon, yung ugat, inumin mo to na parang tsaa. Yung kinchay din, magdigdig ka ng kinchay, katasin mo, inom ka ng 1 kutsara 3 times a day sa maghapon. Ito yung maganda sa pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Yung din bayabas, yung bayabas naman, yung dahon ng bayabas, yung padarang mo sa apoy, dikdikin mo ng konti para lumambot, tapos itapal mo dun sa masakit na tuhod mo. Talian mo at takpal mo ng tela para hindi malanglag. Ganon din po yung malunggay, gawin mo tsaa, 1 tasa ng dahon ng malunggay, pakuluin mo yon, minum ka ng 2 beses sa maghap, 10 minutes, pakuluin mo siya tatlong basong tubig. No, ganun din daw po yung sambong. Ito din po ay ilaga mo. Ito po ay yung pinaglagaan, inumin mo. Maganda po yan sa mga merong sakit ng kasukasuan. Ngayon po ay darako tayo sa ating food for thoughts. Sabi ganun, when you are in trouble, you need help. Diba? Sabi po sa Bible, sa Psalms 46:1-3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit ang dagat at bundok ay matangay, kahit magalit ang karagatan, ang magburol at mayanig at magimbal. Sabi, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo at sa may kaguluhan, huwag daw tayong dapat matakot. Kaya ang payo din po sa Philippians chapter 4, 6-8, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yan ang sabi niya. Kung salit na mabalisa ka, ang dapat mong gawin, sabi niya, kundi sa lahat ng bagay, manalangin ka at ang daing mo ay sabihin mo sa kanya, ipakilala mo yung daing mo sa Diyos na may pagpapasalamat para yung kapayapaan ng Diyos ay mapasa iyo. Maraming namamatay na stroke dahil sa pagkabalisa. Maraming namamatay nagkaka-cancer dahil sa pagkabalisa. Kaya, ano ba, sabi mo,
Panalangin naman ako ng panalangin, wala naman sagutan Diyos. E sabi po sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at bawat panahon ay may panukala sa silong ng langit. Kaya hindi pa nasasagot ang panalangin mo ay meron pong reason. Kaya dapat what sabi sa 1 Peter 3:8, sabi niya, huwag niyong kalimutan, minamahal. Ang isang bagay na ito, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Kaya sabi sa Acts 1:7, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi sa panahon na tinakda ng Ama ng kanyang sariling kapamahalaan. So, hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Ang sabi sa Ecclesiastes 3:11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan. So, every day, count your blessing. Misan po sa atin, madali tayong makalimot sa magagandang bagay. Ang ating laging tinitingnan, yung negative, yung natanggap mong blessing, hindi mo na-appreciate. Ang tinitingnan mo, yung kulang sa'yo. Kaya hindi ka masaya kailan pa man. Kaya nga po, sabi nga po dito, sa Lamentation chapter 3, verse 25 to 26, sabi niya, ang Panginoon ay mabuti sa kanila, naghihintay sa kanya, nakaluluway humahanap sa kanya. Mabuti ang tao na umasa at naghihintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Kaya sabi, mapalad ang tao may pag-asa, naghihintay siyang tahimik sa kaligtasan na ibibigay sa kanya ng Diyos. Huwag po tayong mainip, huwag tayong mag-give up. Every good and loving relationship, meron pong degree of patience. Kaya dapat sa magandang relasyon natin sa Diyos, ang magkaroon tayo ng loving relationship sa Diyos, kailangan po meron tayong pagtsatsaga sa paghihintay. Meron tayong pag-asa. Yung pag-asa na yon, darating ang panahon, sa pag-ating pagtsatsagang maghintay, ay meron tayong reward na matatanggap. Kaya sabi nga ng Diyos, sabi niya ganun, I will never leave you, I will never forsake you, sa proper time, sa takdang panahon, na yung kahilingan mo sa Diyos, ipagkakalob, huwag ka lang mainip, huwag kang mag-give up, huwag kang tataligon. Ang Diyos ay tapat, lagi natin sinasabi, God is good all the time, God is good. Magandang umaga po, ako po si Ma'am Rose na nagpapaalam, nawa po ang pagpapala patnubay ng Diyos sa sumating sa buong maghapon. Magandang